Pinagpahuli sa pagpaparating ng kanilang hinain kontra sa pork barrel ang mga Pilipino sa mga probinsya, pati na yung mga nasa ibang bansa. Kanya-kanya rin silang gimmick. May mga nagbisikleta, nagmotorsiklo, nagzing-along at nagzumba. May report si Julius Segovia. Kung ang ilan nagmarcha kontra pork barrel, ang mga Ilocano tumakbo ang bawat paghangos patungo sa finish line. Tila simbolo ng paghabol nila sa mga tiwaling kawani ng gobyerno. Sinabi ng Panginoon, I have come to light the fire on the earth. Mas matinding pakinggan sa Tagalog. Sa wimpalad kayong mga ipok nito. Sa misa naman idinaan ang ilang kapampangan ng kanilang pagtuligsa sa pork barrel. Dito pinanali Bishop Ambo David ang kawalang aksyon di umano ng mga mambabatas. May kanya-kanyang gimmick din ang mga nagprotestang Cebuano. May nagbisikleta, nagmotorsiklo, at nagsingalong sa kantang pinamagatang Chop the Pork. Di nalalayo rito ang ilos protesta ng mga nasa Iloilo City. Hoy, dapat nga dulaon. Kagakadto malang sila bulsa. Hindi nga sila nga gabulig sa gobyerno. Pigado na nga daan na dugangan pag ipigado. Sa Davao City, idinaan naman sa Zumba ang kanilang protesta. Sabay sigaw ng panawagang tanggalin na ang pork barrel. Maging sa ibang bansa, ramdam din ang pagpupuyos ng mga Pinoy sa katiwalian. Sa tapat mismo ng Ritz-Carlton Tower kung saan may unit ang anak ni Napoles sa si Jean, nagprotesta ang ilang PhilAm. We are here in solidarity with our kababayan who are marching by the millions back home in the Philippines from Bayan, USA, Southern California. We say mabuhay kayo and tuloy ang laban. May mga Pinoy ring nag-rally sa tapat ng konsulado ng Pilipinas sa New York. Sa Italy, nasa 5,000 pirma ang nakalap sa signature campaign contra pork barrel. 10,000 pirma ang target bago ipadala ang petisyon sa Malacanang. Nagsagawa naman ng no pork picnic ang ilang Pilipino nasa Hong Kong. At wala mang tunog ang mga litratong ito na padala ng mga youth scoopers sa Kentucky sa Amerika, sa Saudi Arabia, Thailand at maging sa Taiwan. Mababatid pa rin malakas ang kanilang panawagan laban sa di umano'y maling paggamit ng pera mula sa buwis na kanilang pinaghihirapan. Julio Segovia, GMA News.